Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, sa mananampalataya na ito, ginugunita natin ang palatalaga ng mga mula sa simbahan ng Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. At upang maging karapatan na tayong pumanapang siya ng ating mga kasalanan ng mga pagkulang, inaamin ko sa mga susundin ko ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises.
Ikaw ang may nagagawa ng lahat ng paghihirap na ito sa mga bukid. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling mo'y magsasayang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon si Isaya ni Jesus ang isang kalinhada sa mga nakarating ng unang niyang pag-uusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala na ang mga tao ay tatarap na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na tao na tumo sa maraming lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, sinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigis at masalabi ang binto. At sinabihan sila, ipangalakan ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't mag-aalis niya, nagsuko sila sa mga kinatawan upang sabihin sa binaukulan, ayaw namin maghari, maging hari ang taong ito. Ngunit pinawari hari ang tao niyo. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliming binigyan niya ng salaming pinto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya muna at ang sabi ng Panginoon, ang salaming ng pinto ay nagtubo ng sampo. Magaling sa dunya, mabuting aliming. Yaman naging matawad ka sa kapatunting bagay pang malahin kita sa sampung bayan. Lumapit na ikalawa at ang sabi ng Panginoon, ang iyong salaming pinto ay nagtubo ng lima. At sinabi sa kanya, mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isang mga limbil ng nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaming pinto. Binalo ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inahani ang hindi ninyo iniasip. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong yan, kita'y hinahatulan. Alam mo, walang ako'y mahigpit. Sinabi mo palang, kinukuha ko ang hindi sa akin, inaani ko ang hindi ko iniasip. Bakit hindi mo inilagay sa bato ang aking salabi? Pagbabalik ko sana may tinubo ng puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salabing pinto at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaming pinto. Wika niya. Sinasabi ko sa inyo ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala kahit ang kakunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Tumubo na sampung libo at limang libo ang salaming pinto. At yung isa ay tinago lamang. Bahagi ko ng ating pag-inilan. Bahagi lang po ito na bibigyan din natin ang pansin sa ating recollection. Sa November 30, sabi nga po natin ang ating recollection ay November 30, yun po'y araw ng Linggo. Sa ganang na ikasampu, sa ganang na ikawalo ng gabi hanggang ikasampu, sa darating po ng November 29,
Nais na rin bigyan ng pansin yung bagay nito, pero konti ho, bigyan natin ng pangilinan. Sa bagay, ang Ibanghelyo po ito po tukoy sa tinatawag po natin istewansyon, pangangasiwa. Bahagi po ito, hindi lang po sa larawan ng pamimera. Kahit tayo po minsan, tingin natin kapag pinag-usapan natin ang kabanalan, parang hindi na natin pag-usapan yung pamimera. Hindi ho. Yung kabanalan, ay kung titingnan mo natin, bahagi po na kinakailangan natin pag-usapan ng pamimera. Huwag ka lang maging umuwang pera. Pero bahagi pa rin mo ng pagkilos natin sa pagkulunan niyo sa panawagan ng buong ikapala. At isa na po rito ay yung tinatawag po natin pangangalaga. Pangangalaga ng pera na ipinagkaloob sa iyo. Pangangalaga ng mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Dito sa Ebanghelyo, sa Lucas, kayo binigyan sila ng pera. Na paliwanag din po na sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw nito ay ibinahayag din po ng Panginoon sa talinagang ito ang sinabihan sila na ipakalakad niya hanggang sa pagbabalik ko. Eh kung tutusin nga naman, very kasi ito yung mga alipin. Ay kapag naman wala yung Panginoon, wala naman silang pag-isilihan. Kaya nung ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng pera, para meron silang gagawin. Isa sa kalaban na maayos sa pamahalaan ng katamaran. Kaya po mag-ingat tayo sa panahon ng katamaran. Kapag po makikita natin na sa ating pagkilos ay tayo ay tinatamad. Isa o pamamaraan yan ng demonyo na tayo suwing. Kinakailangan ay mayroon tayo ginagawa. Kaya kung tingnan po natin, yung Panginoon sa Ebanghelyo ay naunawaan niya. Kasi ito yung talinaga na pinapahayaw ng pangmikapal. Ayaw niya will become idol. Nakatakalan. Kasi bakit? May makikita po natin, isa po yung sa mga pamamaraan ng demonyo. Yung katamaran na maging bahagi yun ng ating buhay. Kaya maliwanag na binigyan sila ng trabaho noong kanilang Panginoon. Kasi aalis siya, ipangalakad mo yan habang ako, habang sa pag-alis ko, hanggang sa pagdating ko. Kaya, bahagi po na kung saan ay makita po natin. Well, marami po ang dapat natin mabigyan ng pansin kung tungkol po sa pangangalaga, stewardship. Pero isa po sa makita po natin na kung saan ay pagnilinilayan natin. Let us not remain idle. Kung wala tayong pinagawa, marami tayong pwede gawin. Na may isa katuparan natin sa dingding na ito. Pag ito man ay maliit na bagay na kung saan ay higit na maging kapakapakinabang,
ay gawa natin ng pampara. Kasi sa oraso na tayo ay tumigil na lamang sa isang lugar, hindi man lang tayo yung sabihin ay inayaan natin ang ating sarili na pagtatamad, ay inilalagay natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na tutuksoy tayo ng demonyo. Sa pagkataon ito, makita po natin na magaling yung Panginoon, yung Ama ng sambahayan. E paano pa rin kapag tawagin natin yung Amo? Ay hindi katulad ito na ikaw lang ay hinahayaan na makatingin sa isang pagkakataon. Ibig sabihin ay yung mismo gumawa ng paparap na makita natin na maging produktivo tayo sa ating pagkilos. Kahit na po halimbawa sa ating trabaho, maging ito man yung trabaho na kumisan po, well, kapag sinabi natin na security guard ka, kahit na wala kang ginagawa, talagang kinakailangan mo magmasid, kinakailangan mo talagang magbantay. Pero may mga trabaho, halimbawa na sales person, may mga pagkataon na walang lumalapit kasi mismo doon sa iyong lugar. Ay, na paano mo maging gawin ang usap ay maging produktibo ka? Marami mong tutusin. Isa na huli ano, magdasal ka. Kasi sinasabi, wala tayong magawa. Ay, isa ang pwede natin magawa ano, magdasal. Hindi natin kapisa naiisip yun eh. Ah, may magagawa ako. Magdasal. Kasi yung kumisan, may mga trabaho kasi na may restriction na kahit na walang tao na pumunta sa iyo, hindi ka pwede umupo. Hindi ka pwede mag-text. Hindi ka pwede kung ano-ano yung pwede gawin mo. Pero na hindi ka na lalaman kasi ikaw ay sisitain, ay magdasal. Kasi pwede ka naman magdasal. Lalo po yung magdarasal ng Santo Rosario. Hindi naman nila namamalayan doon. Kasi hindi naman natin nakikita. Pwede yung namuntago yung Santo Rosario mo sa iyong usap, sinini yung mga kamay. Pero yun po yung makita po natin. Kung mayroon ba dito, kung may mga trabaho na kumusin yung wala na lang restriction, yun yung punto ng Ibanghelyo natin. Let us make ourselves busy. Kasi ito yung isang usapin na kinakailangan ng pagnilay-nilay. Lalo na ngayon sa isang mas maliwanag ng pagkilos na kinakailangan ng makita natin yung mga alaga na ibinigay ng buong ng kapag. Kaya po kumisa, tinatanong natin kung saan, bakit pagal yung mayaman naman yung mayaman, katulad po ni Pawa ngayon, yung ibig, ay tumutukol sa economic power, ay bahagi o kumisa ng iba ay sinasabi na yung mga mayaman naman patuloy na yung mayaman. Pero tayo, may ginagawa mo tayo. Bahagi o mga pagkino sa kumisa na kaya no, kaya ang kumisa na sinasabi ng iba hindi naman lahat. Kaya hindi tayo nagkulad kasi ay hindi rin tayo nabibigay ng panahon na tayo ay maging busy. Eh, Padre, pinamalagi ng mga pagpahin. Okay, oo. No? Na kapag katapos kaya ka ng pagpahin, halos na trabaho ka. Pero yung mga tao tama, ay
Kahit na umiso sa trabaho, tinatamad. Ay hindi ho. At kahit na umiso, makita natin yung tao ko sa pagkain na wala ng trabaho yan. Mag-aanap yun ang kanyang gagawin. Hindi yan lamang titigil sa isang lugar. He will or she will make things productive. Pero yun po muna ang bigyan natin ng pagkakataon. Distinguishes. Isa, para talagang makita natin na tayo ay maayos na mamalaga, mamahala sa bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun yung una. Huwag tayo maging tamad. Rolando Madiara Ramon Juan Pantalon, Jennifer
nato makar makar at sa lahat ng mga kapwa sa purgatory kasama ni mga pinagdarasan namin sa buwan na ito. Ang alamang limitar sa aming pag-aayon sa pagkalikod sa iyo, hinihingi namin kaming kaawaan ng mga katotohanan. Ipinamanan sa amin sa pagkalikod ni ng Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalhin sa isang kaputuran ng aming pangatawa. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ipinawas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung makapangyarihan. Tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niligaw mo itong sanlibutan na maging tahanan ng iyong kadakilaan. Sa lahat ng buhok na ipagdiwang, inuubong ang bahay na ito na dalaginay namin may kayo at may alay. Nang dito'y mahayag ang iyong pagmamahal, dito mapapanalag ang iyong pananahanan. Ang lungsod ng Jerusalem sa kalangitan, ang katawan ng anak ng Benen ang nagsilaw, ang tahanan ng pagkaldos mong lubusan. Dito mawawala ang iyong sakay ng mga apostol mo, ang pinansalikan at sa iso ko isong batong pinatawuan. Kaming mga batong nakakapagay sa pag-ibig at ng Espiritu ng umubuhay. Kaya kay sa anak mga anghel na nagsisigawin ng papuri sa iyo na walang bayo sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Hindi naman matapos sa amunang inawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Biniyago niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inunin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang pa. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa lahat ng kapahamakan. Samantala,
Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan mo po sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aking